po'y magandang hapon sa bawat isa. Ang ating polemis ngayon ay tungkol naman sa mga charismatic. Nakaraan ay natapos natin ang sa Iglesia ni Cristo. Ito naman ay tatalakayin natin. Ito'y sa grupo naman ng mga evangelicals. Ang specific na tatalakayin natin yung charismatic claims. At sa ngayon ay magkakaroon tayo ng overview. Paano ba nagsimula ang charismatic? At yan po ay may kaibahan doon sa Pentecostalism. Pero meron din sila pagkakatulad. As preliminary, ang charismatic kasi ay nagpasimula sa pare, isang Episcopalian priest sa US na nagnangalan si Dennis Bennett. So probable origin, offshoot of the earlier Pentecostalism. Pero ito kasing si James Bennett in 1959. So ito yung background niya, no? A rector of St. Mark's Episcopal Church. Ang Episcopal Church ay para rin Catholic. Mga rituals din sila, mga ceremonies sa kapag pagsamba na kagaya ng sa Catholic. In Van Nuys, ito ay sa California. So he claimed the experience of baptism of the Holy Spirit and the gift of tongues. From there, the charismatic movement, or CM, has spread to become today the common denominator of all denominations, including Catholics. As sa history, so meron silang nauna sa kanila na hindi naman originate ito sa kay Benjamin Bennett sa charismatic, kundi meron siyang historical precedents. Of course, yung nandito sa larawan yan, si Montanus at saka mga Montanist yan, sila doon sa mga earlier history of the Christian Church. And then, pagdating doon sa modern times, yung mga Quakers, ganyan din sila, charismatic din sila. Ang ilang mga Anabaptists, bago nagkaroon ng mga sabihin natin. Of course, sa mga Anabaptists, meron sa kanila na conservatives, pero sumikat talaga itong charismatic din sa mga Anabaptists. Sa particular na proponents na nagpasikat din ito ay si James Davenport, pero nauna sa kanya si Edward Irving. Si John MacArthur, sa kanyang aklat na Charismatic Chaos, ay nagsabi na ganito, "It is difficult, if not impossible, to define the charismatic movement by some doctrine or teaching that all members of the movement advocate. Rather, what charismatics define spirit baptism as a post-salvation, second blessing experience that adds something vital to what Christians receive as salvations. Spirit baptism, they believe, is usually accompanied by the evidence of speaking in tongues or other charismatic gifts." So, sinasabi ni John MacArthur ay sa kanyang pag-oobserba at sa kanyang nalaman na hindi kagaya sa atin na naniwala tayo once we believe and nandiyan na yan spirit sa atin at andun of course yung mga blessings ng salvation. Pero sa kanila, meron pa silang tinatawag na second blessing experience. So, ano to? May pagka pragmatism, di ba? Pragmatism. So, by experience, kailangan may experience yung tinatawag nito, post-salvation. At yun, ay ang evidence nun ay yung iba't ibang mga sinasabi nila na mga spiritual gifts,
kagaya ng pangunahin, yung speaking in tongues, prophesying, and others na kalitulad nito. Anyway, yung nga palang charismatic, galing yung salitang charisma. Ito ay isang Gregong salita na it simply means gift. So may mga tao tinatawag na charismatic kasi meron silang attraction sa mga tao. So we will study selectively those errors that have connection with claims of supernatural and miraculous. Pero sa ngayon ay overview muna tayo. So, here is the fundamental theological confusion. It is the failure to reckon with the progress of New Testament revelation. So yun ang problema sa kanila, no? Sa when it comes to theology, eh wala kasi silang tinatawag na biblical theology. Kaya hindi naman nakapagtataka na hindi nila nakita na merong progress doon sa New Testament revelations. Number one, presence of transitory elements. Offices and arrangements designed to be temporary for the purpose of ushering in the more permanent order. So, take note of that, mga kapatid. Doon sa New Testament ay ganyan po ang design. Merong transitory elements. At ito yung kinasasama ng loob ni Apostle Paul sa mga taga-Galicia, no? Na hindi nila napansin yun, hindi nila nalaman o naalala na merong ganong elemento na instead na mag-progress sila, eh nag-retrogress sila. Kaya nirebuke sila ni Paul, as sabi ni Paul sa Galatians 4:9, "But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how is it that you turn back again to the weak and worthless elemental things to which you desire to be enslaved all over again?" Although sinasabi niya rito ay pagbalik sa kautusan from grace to law, yung diwa, ganun din, no? Parang ganun din yung mga charismatic ngayon. So A, yung Old Testament from tabernacle, diba? Yung tabernacle, yung bago magkaroon ng templo, merong toldang tipanan, yung tabernacle, yung meeting place with God. To temple, and then, di ba, pagdating doon sa New Testament, ang katuparan niyan, maging ang priesthood, ang Panginoong Jesucristo. So, makita mo yung tinatawag natin transitory elements. Dito naman, sa New Testament, Jesus in incarnate form on earth to the apostles and to New Testament prophets. Sa Ephesians 2, verses 20 to 21, sabi doon, "You believers are like a building that God owns. That building was built on the foundation that the apostles and prophets prepared. Christ Jesus himself is the most important stone in that building. The whole building is joined together in Christ, and he makes it grow and become a holy temple in the Lord. And in Christ, you are being built together with his other people. You are being made into a place where God lives through the Spirit." So marami tayong mauhang tidbits dito, spiritual tidbits, ano? Sa sinabi rito. Una, of course, may mga apostol na ni-raise up ang Panginoon sa Kristo to establish the church at magkaroon ng order doon. And wala na sila. Yung gawain nila, hindi na yun para ipagpatuloy pa kasi na-establish na nila yung foundation.
na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At siya na yung sentro ngayon ng buhay Kristiyano, ng mga gawain Kristiyano, mga prinsipyong pang-Kristiyano, eh ang ating Panginoong Hesukristo na. Meanwhile, tayong mga Kristiyano ay sama-samang tahanan ng Espiritu Santo. Tayo na yung nagiging templo ng Espiritu Santo. Kaya hindi natin ginagawa yung nag-involve pa tayo sa presence ng Holy Spirit or coming of the Holy Spirit, sapagkat where the Christians are, the Holy Spirit is there. From oral traditions to authoritative written word. Ganyan yung transition, di ba? Gaya napag-usapan namin kanina ni Andrew yung tungkol sa kanyang experience na na-witness niya doon sa LRC. Na sa dito, makita natin na noong panahon ng mga apostol, eh hindi pa naman kumpleto yung Bible noon at Old Testament yung hawak at ang mga apostol, ang kanilang gawain is to interpret, rather, to reinterpret kasi mayroon sila ng interpretations doon ng mga scribes, maging ang mga leaders ng Judaism, mayroon silang sarili ng mga interpretations doon. So the apostles had to reinterpret the scriptures. At ang interpretation na yan, yan yung bumuo ng New Testament. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, so then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. So, panahon nila yon na ang mga apostol ay pwedeng maimbitahan sa isang local congregation at magsalita. At sila na yung salita nila yung scriptures. No? Ngayon, wala na naman yung mga apostol, pero andan yung writings nila. Kaya tayo by letter. So, the same yun, pareho lang yun. Yung word of mouth, yung sinalita nila originally, at saka yung sulat, pareho lang ang laman yun. Walang pagkakaiba yun. Hindi yan kagaya sa Catholic na bukod yung oral tradition, bukod pa yung nakasulat sa Bible. Kaya doon ay or, ano? Hindi end. Ang dami nakasulat doon or. Sa kanila, sa Catholic, end. Oral tradition, yung tinatawag ng apostolic doctrine, end. The scriptures. So, ano ang error dyan? To insist that what happened in any period of the New Testament must happen today. Yun ang error. Nagkaroon ng pagbuhos ng Espiritu Santo at nagkaroon ng mga manifestations during the Pentecost sa Jerusalem. Nagkaroon din ng speaking in tongues sa Samaria for the Gentiles' sake. Actually, sa New Testament ay tatlong occasions lang talaga yan. Yung common sa mga charismatic and primarily sa mga Pentecostals ay sa Bible, three special occasions lang yun for the transition. So, itong pangalawa, once for all foundation events of the New Testament. So, everything revolves around Christ. Okay? Yung death, resurrection, ascension, and Pentecost. So, tingnan mo yung dyan, maintindihan mo na lahat yan patungkol sa Panginoong Jesucristo. Hindi patungkol sa Espiritu Santo. Okay? So, Pentecost teaches us that seated at the place of authority, Jesus both intercedes for His people.
tinatawag na close of the canon. Meaning, kaya natin tinayuan yung one of the five pillars of Reformation, which is the sola scriptura. This is a Latin term, which means Bible only. Sola scriptura. Hindi na tayo lalabas doon. Yung anumang belief, anumang practices, ay doon na natin kukuhanin sa sola scriptura o sa Bible. So the inscripturated word in the Bible is the only mode of revelation today. Although, yung tinatawag yung canon, baka hindi nyo alam kung ano sabihin ng canon, ay ano yan, parang panukat, no? Measuring rod. Yun yung magiging standard. Kumbaga, marami kasing mga writings noon during the apostolic era tsaka ang early church fathers. Marami nagkiklaim din na sa Diyos. So, they had to sort out alin ba yung mga talagang inspired. So, meron mo silang mga standards na ginamit. Of course, paamunan nila yung consistency, uniformity, di ba? Walang contradictions. Okay. Walang teachings na magkocontradict. Number one, absolute completion in Jesus Christ of the progressive revelation of redemption. Kaya nga sabi doon sa Titus, I think sa chapter 3 tayo na sinasabi doon na we are complete in Christ. Wala nang kulang, hindi tayo mga kailangan ng anuman. And secondly, absolute finality of the New Testament apostles as authoritative Christ revelation bearers. Napaka-significant ng pangalawang statement na ito sapagkat ito ang matuturo sa atin na hindi na tayo mangangailangan ng mga prophets sa ating panahon na magpa-prophesy or sa sinaunang Tagalog ay manghuhula, magsasabi ng mangyayari. Sapagkat, yun kasi ibig sabihin ng yung primary na definition ng prophesying is yung salita ng Diyos, iyahayag yung mangyayaring salita ng Diyos. No? Kasi ang Diyos nagsasabi ng mangyayari sa future at yan yung dinidifferentiate niya ang kanyang sarili sa mga known gods and goddesses ng panahon na yun. Na siya lang, bilang patunay na siya yung tunay na Diyos, siya yung nakakaalam at nagdedeklara ng mangyayari sa hinaharap. At ang tawag natin doon is prophesying. Wala kasi pang Tagalog na pwedeng itapat doon. Sa Tagalog natin, hula. Eh meron ng sariling kahulugan yung hula. Eh pang ano yun, di ba? Pang the dark side yun. Kaya yung prophesying, inaano lang natin, tinatransliterate na lang natin. So sinasabi natin propesilya. Kaya meron ng mga, kumbaga natapos na yung mga inilagay ng Diyos. Kumbaga kumpleto na yung inilagay ng Diyos na magsasalita ng prophecy. Okay? Yan ay mamaya patalakayin din natin. And whenever and wherever we speak or we preach the word of God, this is also prophecy. Kasi isa yan sa kahulugan noong Greek word. Yung pag sinasabi na nagpa-prophesy, yung salita ng Diyos. O pinapangaral ang salita ng Diyos. So meron tayong key text. Pakibasa nga yung Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. Basta po.
1 hanggang 3. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga libro sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga pangyarihan sa salita, pagkatapos niyang hinisintay sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng mga pangyarihan doon sa langit. Okay, salamat po. Ayan. So dito ay tinuturo sa atin, pinahayag na noong unang panahon daw, ibig sabihin, ito'y panahon ng Old Testament times, na yung mga ninuno nila, sina Abraham, sina Moises, may kasama na rin dyan siguro, kasi mga father siya, no? Ng Israel. Ang Diyos nagsalita daw sa iba't ibang mga paraan. So, nandyan yung pangitain, nandyan yung dreams. Pero sa mga huling araw na ito, ang sabi ng manunulat, so yung huling araw, sa panahon nila yon, panahon ng New Testament, yan po yung last days, ay nagsalita na, kasi dumating na yung anak, nagkatawang tao na. Kaya dito ay magkakaroon tayo ng impression na ini-eradicate na ng Diyos yung different means ng kanyang communications. At sa ano na lang, isa na lang, sa kanyang anak na lang. Kaya nakita mo dyan, ano, yung contrast, God spoke to the Father, God has spoken to us in the time past, in these last days, by the prophets, by His Son. So, yung mga katuruan ng ating Panginoong Kristo, yun na yung nagiging batayan natin ng bilang sinasabi natin na salita ng Diyos. Wala nang magiging iba pa na nasabihin natin salita ng Diyos sa ating panahon. Maliban doon sa sinalita at itinuro ng ating Panginoong Kristo sa mga disciples, sa mga apostol na siyang nagtawid naman sa atin. Ang point lang natin dito is revelation by His Son was intended to supersede the various ways that God spoke in times past. Wala na, sinagasaan na. No? Noong paghahayag ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga pamamaraan na hanggang ngayon ay inaadap pa rin ng ibang mga evangelicals. Kaya, ang implication niya ay ito. When the revelation of the Son is finalized, those various ways will cease. Na-finalize na ba yung revelation ng ating Panginoon sa Kristo? Opo. Sinabi yan dyan. Kaya nga yung huling aklat is the revelation of Jesus Christ. Tinatawag ito ng iba na the revelation of John. Eh mali po na pagsalita yun. Maling termino o titulo ang sabihin natin revelation of John. It is the revelation of Jesus Christ. Yung aklat na yun. Yung Apocalypse.
Doon ay tinuldukan na ni Chad doon sa huling chapter. Ano patunay natin na it is not revelation of John, but rather revelation of Jesus Christ. Nato mismo sa unang verse. Chapter 1, verse 1. Ang sabi doon, ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga lipid ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon at kanyang ipinalam ito sa pamagitan ng mga salisang at pagsusubok ng kanyang anghel sa kanyang lipid si Juan. You see? Parang natin nasabi na ito ay final na. Kasi noong naghayag, nag-prophesy ang Panginoong Yesus sa puntong ito, nasa langit na po siya. At ito yung panahon na si John the Evangelist, John the Beloved, ay naka-excel po siya sa pulo ng Patmos. O, sabihin, yun yung magbibigay sa atin ng pahiwate na huli na yun. Bakit huli na? Nandun na nga siya sa langit eh, di ba? Nung nandito pa sa lupa ang Panginoon eh. Di ba? Nagsasabi siya ng mga bagay. Nagpapahayag ang Panginoon sa Kristo, nandito sa lupa. At kasama niya naman noon, si John. Bakit kinailangan pa na sa kanya ito sasabihin? Kung kailan nandun na siya sa langit. So, may paliwatig yun. So, nung nasa langit ang Panginoon, marami siya na natitirapan ay ihayag. So, kaya doon ay parang sinasabi sa atin na ano pa ang idadagdag ay nandun na nga siya sa langit, nakapagsabi pa siya at nakabuo pa ng 22 chapters. So, may idadagdag pa ba ang Panginoon buhat doon sa langit? Wala na. Kasi sinabi nga ni John eh. Of course, kung sinabi ito ni John, yun yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Diba? Na wala ka nang idadagdag. At lalo tigit, huwag ka nang magbawas. Yung pagsalitaan na yun eh. Nagpapahiwatig ito ng completion. Kaya nga nilagyan na niya ng sumpa. Meron ng curse sa magdagdag at sa magbawas doon sa prophecy. Kaya kung sa panahon ngayon, meron magpa-prophesy other than what was prophesied, curse na ang tatanggapin ng tao. Kaya delikado na ipapractice mo yung sabihin, kagaya na pinapractice ng mga charismatic. No? Tingnan natin yung mga talata. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. Okay, dito sa John 15:20 ay hinahighlight sa atin yung apostolic doctrines, yung katuruan ng mga apostol. At alin ba yun? Binabasa natin, di ba? Yung New Testament. Yun ang pag-ingatan, yun ang hawakan, panghawakan. So, yung tinuro ng mga apostol, yung salita ng ating Panginoon sa Kristo. The same lang yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, if they kept my word, they will keep yours also. Because they are one and the same. John 15:26. After that, sinabi niya sa mga apostles, the Helper will come, the Spirit who reveals the truth about God and who comes from the Father. I will send Him to you from the Father and He will speak about me. Kaya yung sa Revelation, yung Apocalypse na yan, pang-tatlo na yan eh, pang-tatlong stage. Kasi yung first stage, yung personal na nasalita ang Panginoon.
Ang second stage is nagsalita ang Holy Spirit sa mga apostol. At yung third stage, ang Panginoon sa Kristo din, doon sa kanyang maluwalhating kalagayan. So Paul considered himself as the last to receive apostolic commission. So wala nang iba pang matatayong mga apostol. Sabi nga niya sa 1 Corinthians 15:8, and last of all, binabanggit niya yung pagpapakita ng Panginoon sa mga nauna, sa mga apostol, sa mga 500 na mga disciples. At sabi niya, and last of all, siya na yung huli doon na mag-witness para sa kanya. Nagpakita siya. He was seen of me also, as of one born out of due time. Kaya, kung si magsasabi dyan, sila yung mga apostol din at palatandaan ng pag-apostol, nakakapag-prophesy sila. Kasi pinagmamalaki nila, yung Alam Church, merong living apostle. Kasi, sino ba yung mga yung Church of Christ, no? Yan. Yung Pentecostal Church of Christ na palatandaan daw na sila yung tunay sapagkat meron silang living apostles. Sino nga ba yun? Si Apostle ano? Kilala niyo ba yun? Si Peter yata yun. At marami pang kagaya nan. And bakit? Yung bang mga apostol natin patay na ba sila? Hindi. Nabubuhay sila, di ba? Sa piling ng Diyos. No? Tsaka, nandiyan naman yung mga sinulat nila eh. Kahit wala sila sa atin, sa Espiritu. Pero, andiyan naman yan, kanilang sinulat. At yung kanilang pag-apostol, mapapalitan ba yun? Hindi. Yung calling ng Panginoon is irrevocable. Okay? Kaya, huli ng apostol, si Paul, apostle to the Gentiles. So, paano pa magkakaroon ng ibang apostol sa mga hindi? Eh, sinabi na nga ni Paul na siya yung apostle to the Gentiles. Kaya, ito yung binasa ko kanina. O, sinabi ko na, hindi ko pala binasa. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. He who testifies to this thing says, surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. You see? Kung ano mang nakasulat doon ng mga propesiya sa aklat ni Juan, yun na yun. Yun na yung pinalit. Okay? Hindi ka na pwede pang magdagdag ng anumang mga prophecy. Tanggapin mo na huli na yon yung mga nakasulat doon. Sabi nga ni John Murray sa kanyang aklat, Collected Writings, since we no longer have prophets, since we do not have our Lord with us as He was with the disciples, and since we do not have new ordinances of revelation as in apostolic times, Scripture in its total extent is the only revelation of the mind and will of God available to us. This is what the finality of Scripture means for us. It is the only extant revelatory word of God. It is only in and through the Scriptures that we have any knowledge of contact with Him who is the image of the invisible God. Our dependence upon Scripture is total. Without it, we are bereft of revelatory word from God. Okay? So, tota scriptura. Kaya dito, makita natin mga kapatid na hindi tayo tatanggap ng anumang mag-claim ng revelation outside from the scriptures. At sa scriptures natin, kinakatagpo ang Panginoong Diyos. So,
So, charismatic compromises of sola scriptura. Number one, experience and the spectacular are given a place of authority. So there can be spectacular experiences that are against biblical teachings and principles. So, ibig na sabihin, hindi po pwede na bigyan mo ng kuwang, ng otoridad, yung experiences at saka yung mga spectacular occurrences or events na nangyayari sa doon, sa grupo ng mga charismatic. Sapagkat, bakit hindi po pwede bigyan ng otoridad yan? Eh, maraming ganyan din sa mga grupo na hindi naman Kristiyano. Sa mga New Age movement group. The scriptures must judge our experience and never be treated as self-authenticating. Okay? Hindi pwedeng turing mo na yung experience ang magpapatibay, magpapatunay ng katotohanan ng isang bagay. Ang scriptures. Kung ano mang may experience tayo, mga sila pala, hindi naman tayo kabilang doon sa kanilang mga pinagagawa. Kung ano mang mga may experience sila doon, slaying the spirit, diba? Speaking in tongues, healings, iba't iba pang mga miracles, ay dapat yun ay titignan sa ito ba'y ano ba sinasabi ng Biblia tungkol doon at yun ang magpapatunay. Ang Biblia ang dapat magiging basihan. Kung may mga ganyan man na naranasan, hindi dapat yun ang pagbabasihan ng katotohanan o ng authenticity ng isang samahan. The quest for power exceeds and displaces passion for truth. Maraming naggugusto, di ba, na doon sa kanilang grupo na magkaroon din sila ng mga sinasabing mga manifestations ng spirit. Pangunahin, makapag-speak in tongues sila. So bakit? Magiging tanong. Bakit nila ginugusto yon? Kasi nagkakaroon sila ng feeling of superiority, ng authority. Nagiging elite sila, di ba, sa grupo ng mga Kristiyano. Kaya nangyayari, dapat natin tandaan na doctrines are regarded as a hamstring to experience. So parang ito yung pumipigil para sa kanilang paniniwala. Eh, hindi sila nagpapahalaga sa doctrine kasi ito yung pumipigil sa kanilang mga experiences. So, the power we seek is the power of the truth of the word. So, yun dapat. Yun ang ating point. At yun nga, binasa natin kanina yung 2 Thessalonians chapter 2, 9 to 10. Pakibasa naman yung 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. Sino po nakarating na dyan? Pakibasa po. Oh. Because our gospel did not come to you in word only, but also in power, in the Holy Spirit, and with full assurance. We know how we lived among you for your benefit. Ayan. So, malinaw na ang highlight talaga yung gospel o yung word of God. At yung mga sabi natin sign gift, yung mga miracles, ay nag-authenticate doon sa Word of God. Diba? Hindi the other way around. Okay? Tama ba na ganun ang naisip para natin dyan? Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5? You know?
So ang ina-highlight ng apostol ay yung kanyang pinapangaral. Yan. At anong pinapangaral nila? Ang Ebanghelyo. Number three, the Holy Spirit is treated like an isolated force. Ganyan ang kanilang trato sa Espiritu Santo. So nagkakaroon ng disrespect sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit is a person. Ang Holy Spirit is God. Not only power or force that you invoke to have, to possess, so that the Holy Spirit's presence would manifest in your being. Hindi po ganun. Spiritual has come to be understood as a spectacular or mystical, supernormal experience. And may mga nagsasabi na doon sa mga occult, sa occultism, sa voodooism, sa witchcraft, yung mga nangyayari sa kanilang kalipunan, may mga speaking tongues na sila. Yung mga chanting na kung ano pa man, and yung mga tawag dyan, yung kanilang karanasan na sensational, ay kung hindi alam na ito ay sa occultism, ay pwedeng mapagkamali ang pagaya din sa mga evangelical na Pentecostal, mga charismatic. Pareho-pareho. Kaya kung merong isang sabihin nating member ng witchcraft at mapunta siya doon sa grupo ng mga charismatic, ay hindi siya ma-out of place. Okay? Kasi pareho din ang practices. So, experiences are justified by the prompting of the Holy Spirit. So, quote-unquote, ibig sabihin, yun kasi yung kanilang inaakala na kaya sila nagkakaroon ng ganong karanasan, na ito ay udyok, tulak sa kanila ng Holy Spirit. The prompting is the superior guide to and becomes the interpreter of the scriptures. Ganon. Kaya, kung ano yung sinasabi ng isang kinikilala na doon, na nagpa-prophesy, nagsalita, yun na yung parang sasabihin nila na yun na yung scriptures para sa kanya. At kung meron man sa Bible na magkukontra doon, eh parang sabihin nila, ito talaga yun, itong narinig ninyo na prophecy ng isang tao na nati-claim na meron siyang gift ng prophesying. The point, the New Testament always presents the Holy Spirit in connection with the central figure of Jesus Christ. Yan, tandaan mo yan. Kasi may mga talata tayo na patungkol dyan. Yung mga nauna, di ba? He will speak of me. He will make you to remember yung mga sinabi niya. Di ba? Ipapaalala. Okay. I-glorify ang Panginoong Jesus. Pero sa kanila kasi, ang nag-glorify yung Holy Spirit. Pero yung Holy Spirit, ang nais ng Holy Spirit, i-glorify si Jesus Christ. Kaya paligtad sa kanila. Ang naitataas yung Holy Spirit, yung Holy Spirit, tumutulong sa atin dapat para itaas ang Panginoong Jesucristo. At may mga talata tayo dyan, hindi ko na yung mabubuksan.